Oh! Floor! Anong ginagawa mo dito? Ba't hindi ka pa natutulog? May sasabihin ka ba? May sasabihin nga po sana ako sa inyo. Oh, ano yun? Tungkol po dun sa pamangkin niyo si Miss Phoebe po. Oh, anong tungkol kay Phoebe? Sasabihin mo sa akin. Si Miss Phoebe po kasi ang... Ano? Si Phoebe ang inassign ni Papa para mag-check ng mga bagong darating na equipment bukas sa warehouse. That's if you're not feeling well, Ivy, from kanina. I'm okay. Ako lang gagawa ng tomorrow. Huwag mo nang abalahin si Phoebe. Well, excuse me. Aray, Ma'am Cynthia, aray ko, nasasaktan po ako. Talagang masasaktan ka kapag hindi mo sinara yung bibig mo. Ma'am, maawa naman kayo sa kapatid niyo. Huwag niyo naman po siyang pagdusahin sa kasalanan hindi naman po niya ginawa. Ah, so dapat pala maawa ako kay Ivy at hindi ako maawa sa sarili kong anak. Ma'am, wala naman pong lihim na hindi nabubunyag, ma'am. Lalabas at lalabas din naman po yung katotohanan kahit hindi po ako magsabi, ma'am. Wala naman talagang katotohanan na lalabas kung tatahimik lang ikaw at mga kasama mo, muchacha. Hindi ko po maipapangako yan sa inyo, ma'am. Subukan mo. Subukan mong magsumbong at yung mga kasama mo. Bago makulong ang anak ko, mabubulok muna kayo sa kulungan. Dali nyo hanapan ang kaso, lalo na ikaw. Akala mo, hindi ko alam na ikaw ang pumatay sa asawa mo noon sa probinsya. Grabe, nakakapatay ka dahil sa selos. At kung hindi lang naawa ang mama sa'yo, at itinago ka dito sa Maynila, siguro sa kulungan ka na tumanda. Ma'am Cynthia. Ngayon, isasara mo lang yung bunganga mo. Walang mauungkat na kaso. Bibigyan pa kita ng malaking halaga kapalit ng katahimikan mo. Ilan ba talaga gusto mong sabihin sa akin kanina tungkol kay Phoebe o kasi parang may iba ka pang gusto mong sabihin sa akin tungkol sa kanya? Wala na po, ma'am. Yun lang po talaga yung sasabihin ko tungkol sa pamangkin niyo. May uutos pa po kayo. Matutulog na po ako. Wala na. Sige. Sige po, ma'am.